Hello guys, Master Kamati here, and para sa video na to, alamin natin ano ba yung iba pang pamamaraan para makabili ng Matic kung sakali na ang Binance ay suspended. Kaya sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano tayo bubili ng Matic o mag-transfer ng ating asset from Binance papunta sa ating Polygon wallet sa MetaMask. So ano pa nila natin? Insert intro! Welcome back guys, at ito na nga, no, ituturo ko nga sa inyo kung paano mag-transfer ng asset sa Binance kung sakali na suspended ang Polygon chain o suspended ang pagsisend ng Matic sa ating Polygon wallet sa MetaMask. So ito mga ibigan, no, meron tayong limang steps para magawa natin yan. So number one, convert your Matic to BNB. Number two, isisend natin yung BNB dun sa ating wallet. Number 3, convert BNB to Matic sa Orbit Bridge. Number 4, convert PBNB sa Matic papuntang QuickSwap or sa QuickSwap. At number 5, i-check natin yung asset natin dun sa loob ng ating wallet. Konting paalang mga ibigan, tandaan natin na kailangan natin palagi ng gas fee sa lahat ng transaksyon na gagawin natin dito sa loob ng mga chain na ito. At ito nga pala, huwag nyo kakalimutan habang kayo nanonood, mag-like, comment, and subscribe para marami po tayong content at video at matulungan natin ang ating mga future scholar sa Pegaxi sa paggawa natin ng mga videos. So ano pang hinihintay natin? Umpisa na natin at papakita ko lang sa inyo kung paano mag-clipat o bumili ng Matic papunta sa ating Polygon wallet. So ayun na, nandito na tayo ngayon sa ating Binance wallet. So syempre, nilagin ko lang muna yan. Gagawin natin mga ibigan, yung ilang asset natin dito is papapatuloy natin papuntang Polygon wallet natin. So check muna natin kung suspended pa rin ngayon yung Matic sa Binance. So kiklik ko lang yung withdraw. Tapos dito, tatype ko dito yung Matic. Okay. Tapos check natin dito, Polygon network. At ito, nagkataon na during this time mga ibigan, pwede akong mag-transfer ng asset at hindi suspended yung Binance. Paano kung suspended dyan? Ano ba yung possible na gawin natin ulit para ma-transfer natin doon sa ating MetaMask wallet? Okay, so gagawin natin dito mga ibigan, balik ulit tayo ng overview. Okay, tapos fiat and spot. So dito makikita nyo mga ibigan, meron akong USDT dito at meron akong BNB dito. So ginawa ko na yung step number 1, yung Matic na meron ako dito, kinonvert ko na siya into BNB. At ang lumabas is 0.02 BNB yung aking na-convert mula sa Matic na meron ako. Okay. Next one, i-withdraw natin yung mga ibigan. I-withdraw natin itong BNB token natin. Doon, papunta doon sa ating MetaMask wallet. So check natin, dapat yung MetaMask wallet natin naka Binance Smart Chain. Ayan. So ito. Ayan, naka Binance Smart Chain tayo or naka BSC Network tayo. So click natin yung withdraw. Okay. Tandaan mga ibigan, applicable po to sa phone. Medyo magkaiba lang yung GUI niya or graphical user interface or yung visuals niya, yung nakikita nyo. Pero halos parehas lang naman yung proseso na ginagawa natin. Nagkataon lang na PC yung gamit ko, kaya sa PC ko pinapakita yung example. Pero subukan natin next time, no, sa mobile naman gagawin ko. Okay? So ayan, so gagawin natin dito mga ibigan, papalitan natin to, itong BNB. Ayan, click natin itong BNB. Tapos, syempre, select natin yung address. Ayan. Click natin. So, dito, nakalagay ito, have you confirmed that the platform or application you are withdrawing to support the Binance network? Yes, I have confirmed with them that they support the BSC network. Tandaan nyo mga kaibigan, no? Ito yung pinaka laging nagiging problema ng mga nagtatanong sa akin sa comment, sa nagsasend sa akin page, no? Ano bang mangyayari sa asset kapag tinransfer natin yung asset na yun papuntang ibang network o ibang chain? Possible na dumating yan as long as gagamit ka ng bridging, mag-bridging ka, or mawawala na yan at hindi mo makukuha.
Okay, so katulad yung nakita nyo sa previous video ko, yung 59 USDT or 58 USDT ko, hindi ko na po na-claim yun sa Binance. So hindi na po ako, naghingi po ako ng appeal na sa possible, sana maibalik, kaso sabi nila hindi. So automatic, bye-bye 59 or 58 USDT. So ayan, next. Number 2, and if the destination or application does not support BSC, your asset will likely lose. So dapat alam mo yun. And dito number 3, are you familiar with the Binance Smart Chain Network? Binance Smart Chain of BSC support deposits with withdrawal of the BEP20 token standard. So submit. Ayan. So kung nasagot mo na yan, I understand. Tapos i-transfer mo lang yung asset. No, i-transfer mo lang yung asset na ilalagay mo doon. Okay, so gagawin natin dito, Max. So doon na, para makita nyo, solid na solid. So ito, transfer ko siya sa aking Polygon, sa aking Binance or BSC Network wallet sa MetaMask. Wallet din ako ng Polygon. Okay, withdraw. Okay, BSC selected as a transfer network, few platform support. BSC Network, please confirm that the receiving platform support this network. So confirm. So sa akin kasi naka-whitelist na siya. So automatic, hindi na ako nagka-copy-paste pa para hindi nadiligaw yung asset na ita-transfer ko. Okay, continue. Tandaan nyo, maibigan, kailangan natin dito ng gas fee. Okay? So, kadalasan, kung alimbawa 0.02 yung nandun sa asset natin sa Binance, pag-transfer niyan doon sa ating wallet sa MetaMask, ay nababawasan na yan kasi kinakaltas na ng Binance yung gas fee na gagamitin natin. So, gagawin ko muna. Sasagutan ko muna to, then I'll get back to you kapag nasubmit na siya. Okay? So, ayan na, mga kaibigan, no? Nasagutan ko na yung nakalagay doon for security purpose. No? And kiklik ko lang yung complete. So, hintayin na lang natin na matransfer yung asset natin papuntang MetaMask wallet natin. No? So, nagawa na natin step number 1 tsaka step number 2. Ngayon, punta tayo sa step number 3. So, ayan, mga kaibigan, no? Na-withdraw na natin yung ating 0.2 BNB sa ating Binance. At i-check natin ngayon yung ating MetaMask wallet na naka-Binance Smart Chain Network or BSC Network. O, check natin. So, makikita natin dito, maibigan. Dumating na. No, meron kasing butal pa yan na naiiwan palagi. Kaya may konting nadagdag. No, nadagdag. So, check natin mabuti. Yan, meron na. So, next na gagawin naman natin, mga kaibigan, is i-bridge naman natin yan. No, i-bridge naman natin yan from Binance Smart Chain papuntang Polygon Network. So lahat po ng trusted link na gagamitin natin sa video na to is makikita natin sa description. B2E News is the world's largest dedicated news team focusing on everything about play to earn. For more tutorials, news, updates, and leaks about play to earn, check in at b2enews.com. So ayun naman, maibigan, is i-bridge na natin yung laman na coin dun sa ating Binance Smart Chain or BSC Network Wallet sa MetaMask papuntang Polygon Wallet natin dun rin sa MetaMask. Okay? So, dito tayo sa Orbit Bridge. Napakadali lang to. Napakadali lang maintindihan nito. Kung familiar ka na sa pag-bridge ng asset from Binance to Polygon Wallet gamit ang Xpollinate, medyo ganun din to. No? So, okay. Balik tayo. So, dito, first step, gagawin natin, pipili tayo ng coin. Okay, since na ang laman na coin natin sa Binance Smart Chain ay BNB, BNB yung gagamitin natin. Okay, so BNB, ayan, BNB, tapos click OK, tapos click mo lang OK. So, ayan, nakapili na tayo ng coin. Next, mamimili naman tayo o pipili natin yung chain na panggagalingan ng ating asset. At yun ay yung BSC Network. Kaya dito sa From Chain, click natin yung Select Chain. Tapos, hanapin natin yung BSC. Ito. Tapos, mag-donotive sa atin yung Orbit Bridge na i-coconnect natin yung ating wallet. At ang wallet na gamit natin ay MetaMask Wallet. Click natin yung logo. Tapos, click OK. And then, ayan na, nag-appear. Success, you have connected your MetaMask to Orbit Bridge. Tapos, click OK. At kung mapapansin nyo, mga kaibigan, no, nag-appear na yung balance na token natin dito sa bridge na ito. So sa kabila naman to chain, ito naman yung marireceive o ito yung wallet network na magireceive ng ating coin from the Binance Smart Chain. At yun ay yung Polygon Wallet. So click natin to, select chain, tapos click nyo yung Polygon.
So next, copy natin yung Binance wallet address natin. Copy natin to. Copy to clipboard. Paste natin dito. And then click natin yung convert now. Ayan. So nakita natin dito, mag-appear yung gas fee na kailangan natin. So confirm. Ayan. So transfer complete. So ngayon naman mga kaibigan, tatalon tayo ng QuickSwap. Konting paalala lang mga kaibigan, no, medyo may katagalan ang ating pag-transfer mula sa pag-bridge mula sa ating Orbit Bridge papunta sa QuickSwap. At mga kaibigan, take note, kung mapapansin nyo dun sa unang part ng video na nakalagay na PBNB, papaliwanag ko lang ng konti kung ano ang nangyari. Since na gumagamit tayo ng bridging, inirarap or kinocompress na ang isang asset papunta doon sa isang bridging, para ang mangyari is hindi siya mapakilaman o ma-recognize siya ng isang network. So sa case na to, since na gumamit tayo ng Orbit Bridge, yung BNB natin pagdating sa QuickSwap ay magiging PBNB. Nalagay ko nga pala sa description ng contract address ng PBNB para hindi na kayong mahirapang maghanap. Kasi kung mapapansin nyo dito mga kaibigan, meron na nakalagay na PBNB sa akin. So ito medyo may katagalan kasi ang mangyari dito is kailangan mong i-add yung contract address mismo sa PBNB dito sa QuickSwap. Kaya kung pagpipindutin mo dito mga kaibigan, ipipaste mo lang dito yung contract address ng PBNB. At kapag nalagay mo na doon, eh, automatic mapupunta na doon sa iyong mag-register na sa dito sa QuickSwap. Natoon na meron na akong PBNB dito, kaya pag tinype ko siya dito, PBNB. So, kiklik ko lang dyan. Re-refresh ko lang ng konti, no, mga kaibigan. No? By the way, ang ginawa ko dito is kuninik ko naman dito yung aking MetaMask wallet na naka-Polygon Network. Kaya kung mapapansin nyo dito, ayan, nakalipat na siya sa aking Matic or sa Polygon Network ko. May nagtatanong nga pala, parehas lang ba yung Matic Mainnet at saka Polygon? Parehas lang po yun. Nagkataon lang na iba yung label na ginamit ko. So dito, nasa QuickSwap tayo, gagawin natin dito. Kapag na-connect mo na, no, na-connect mo na o na-switch mo na sa Polygon, no, ang gagawin natin dito is papalitan naman natin to ng PBNB. Ayan, PBNB. Okay? So ayan na, nag-reflect na 0.037. Ayan yung ating asset. Tapos gagawin natin tong Matic. Okay? So dito sa part na to mga kaibigan, minsan nawawala yan pero huwag kayong mabahala. Once na nakita nyo naman na nag-reflect na siya doon, automatic is na-transfer na siya doon sa ating Polygon wallet. Nagkataon lang na hindi agad siya nag-reflect. Kaya pag nag-appear siya dyan dito agad mga kaibigan, pag nag-appear siya, i-click nyo na agad. Okay? Kasi may times talaga na nawawala yan. Okay? Pero hindi po yan nawala as in napunta sa kung saan-saan. Hindi lang siya agad nag-reflect. Okay? So, okay, so do pumasok na sa ating wallet. Ayan na. Kanina hindi to, 'di ba? Nasa around 5 pa lang siya. So pumasok na siya sa aking wallet pero pending pa rin siya sa QuickSwap. Actually, pwede na 'yan. Hindi mo na kailangan i-cancel to. Okay na 'yan. Hintayin mo na lang na matapos yung transaction kasi dito nakalagay wala na siyang transaction. So medyo may delay talaga na nangyayari pagdating dito sa QuickSwap. Kaya I recommend sa umaga kayong mag-swap, no, wag sa gabi or sa madaling araw kasi ang nangyayari diyan mga kaibigan is hindi siya nawawala. Ang tagal ng proseso. Minsan magkakaroon pa ng error 'yan, no? Kaya ang pinaka the best diyan would be on the morning kasi yung ginawa ko yung dating video, no, sinap ko yung aking ibang asset from my BSC para magawa ko to and nag-work naman siya ng umaga, mga around 9-10 AM ata yon. Okay, so ito nakikita nyo dito, ayun na, meron tayong 12 Matic na dito na transfer natin from Binance to Polygon. Okay, so yun, ganun lang kadali mga kaibigan, no? Ganun lang kadali bumili ng Matic, pero alahan nyo ng mahabang pasensya para bumili ng Matic. Okay, dahil umabot ko sa puntong ito at gusto ko naman medyo lumuwag-luwag at gumaan-gaan ng iyong paramdam para sa taong 2022. Sabi kasi sa stats ng aking YouTube channel ito, mas marami ang hindi nakasubscribe sa aking YouTube channel. So ang gagawin ko dito para naman medyo masaya ang inyong araw, mamimigay ako ng 3 Matic sa 3 random na tao. So mag-comment ka dyan, mag-comment ka sa baba, sa comment box, mag-comment ka ng hashtag MKGrinds at pipiliin natin randomly ang mananalo ng 3 Matic. So yun lang, maraming salamat sa panonood at ako nga pala si Master Komote. See you in our next video. Peace!